Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong lingkod, Lito Saimoring, upang maghatid ng video lesson sa mathematics na maaaring makatulong sa mga mag-aaral, ganun din po sa mga magulang at guardian na tumutulong po sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Sa araw pong ito, ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa addition of decimals. At pagsusunod rin pong ituro yung tinatawag na without regrouping at saka with regrouping sa decimals, no? Kailan ba nangyayari yung without regrouping at kailan naman nangyayari yung with regrouping sa addition of decimals? Okay? So yan po yung susubukan po nating ipaliwanag, susubukan po nating mapadali para naman po yung mga nag-aaral sa tahanan eh hindi masyadong nahihirapan yung mga estudyante natin, ganun din po yung mga nagtuturo sa kanila, hindi rin po masyadong mahirapan. Okay po? So sana po pakinggan natin mabuti upang matutunan natin. Simulan na po natin. Yan. Unahin po natin yung pamagat. So ang pamagat po natin ay addition of decimals. Okay? So paano ba mag-add ng decimal? Sa pag-add po ng decimal, may dalawang nangyayari. Isa po yung tinatawag na without regrouping. At pangalawa naman po yung tinatawag na with regrouping. So sa without regrouping at with regrouping, ito lang po yung susundin nating mga hakbang or steps. Okay? So number one, ang sabi niya, arrange the numbers in column. So ito pong addends natin ay naka-horizontal, ano? So mamaya po i-arrange natin yan in column, pababa na po siya vertical. Okay po, para madaling mag-add. And then sabi ng step 2, align the decimal points and the digits with the same place value. So i-align natin, pagtatapatin natin. Alin yung pagtatapatin? Yung decimal point, no? Nung ating mga addends, no? Pag pinagtapat natin yung decimal point, so magtatapat na din yung digit na pareho ng place value. Okay po? So yan po yung isa sa pinaka-importanteng konsepto sa pag-a-add ng decimal. Sama na rin po natin yung pagsusubtract. Ganyan din po ginagawa. Ina-align yung decimal point, pinagtatapat-tapat. Pati yung digit na pareho ng place value. Dahil pag hindi natin yan sinunod, mamamali po sagot natin. Okay? And then, step 3, sabi niya, add like whole numbers. Mag-add ka na para bang nag-add ka lang ng whole number. From right to left. Mula sa kanan, dito po, pakaliwa. So, ganun po ang pag-a-add. Mula sa pinakakanan, papunta ng kaliwa. Okay? And then, step 4, sabi niya, regroup if needed. Mag-regroup ka kung kinakailangan. So yan yung ipapaliwanag ko mamaya. Kailan ba na kailangang mag-regroup? No? Ano ba yun ibig sabihin ng regroup sa addition of decimal? At panghuli po, align the decimal point in the sum. Sa pinakasagot natin, i-align mo din yung decimal point na with the decimal point in the addends. Dun sa mga inad natin, i-align din natin yung decimal point sa sagot natin. Okay po? So para mas lalong maging malinaw, maghalimbawa na po tayo. Okay? So meron tayong tatlong addends, no? 145 thousandths plus 6 tenths plus 4 hundredths, no? Okay. So, kung mapapansin nyo, yung mga whole number natin ay puro zero. Okay? So, ang tawag po kapag ganyan, zero ang whole number, ang tawag po natin dyan ay decimal numbers. No? Ito yung mga decimal numbers. Or simply decimals. Pwede na rin. No? Sa pangalawang example natin, kung mapapansin nyo, may mga whole number na tayo, hindi na zero. Meron na.
Pag magkasama na po yung whole number at saka decimal number, ang tawag naman po dyan ay mixed decimals. Mixed decimal. Ulitin ko po ah, pag zero ang whole number, ang tawag ay decimal number. Pure lang siyang decimal number. Pag may whole number, ang tawag naman po mixed decimals. Okay po? O punta na tayo sa pag-a-add. No? Sabi kanina, align, arrange in column. O, sulat natin yung unang addends. So we have 145,000 plus 6/10. So yung zero na ito, no, itatapat din natin sa zero nung naunang addends. Pati yung decimal point, kasama kasi yun. Ano? Tapos itong 6, saan kaya natin itatapat? Tapat ng 1, ng 4, o ng 5? Sagot nga kayo dyan sa inyong mga lugar. Yung nagsabi na itatapat sa 1, correct kayo. Yan. So yung 6 itatapat sa 1. Bakit sa 1 itinapat yung 6? Bakit hindi sa 4? Bakit hindi sa 5? Dahil silang dalawa ang pareho ng place value. Sabi dyan kanina, oh, the digit with the same place value. Yung pareho ng place value, yun ang pinagtatapat. Siguro itatanong, eh sir, paano yung 4 at saka yung 5? Wala silang katapat. Okay lang yan sa addition of decimal. Ano? Okay lang yan. Okay? Next, yung panghuli nating addends. 4 hundredths. Okay? So yung 0 sa whole number, itapat din natin sa 0 ng whole number. Tapos yung decimal point, ipag-align-align na natin. Ano? And then yung unang 0 sa decimal, itatapat natin sa 1 at 6. Yung unang 0. Bakit pinagtapat yung unang 0 sa 1 at 6? Dahil sila ang pareho ng place value. Okay? And then yung 4, itong kasunod na 4 ng 0, itatapat naman din natin sa 4. Ayun, magkatapat yung 4 at 4. Bakit silang dalawa yung nagkataong magkatapat? Dahil sila yung pareho ng place value. Okay na. So naka-arrange na tayo, pwede na tayong mag-add. I-a-add na natin. Ang pag-a-add natin ay from right to left, sabi ng step. From right to left. Hindi pwedeng left to right, ha? Pag nagkaroon tayo ng regrouping, mamamali tayo dyan. Okay? So, dito tayo. So, siguro, sir, bakit po ganun? May mga digit na walang katapat na number. Okay lang yan, mga anak, sa addition of decimal. Pero kung talagang nalilito ka, no? Meron kang pwedeng gawin na hindi naman makaka-apekto sa sagot. Kung walang katapat yung mga digit, pwede mong sulatan ng anong number? 0. Iyan, lagyan natin ng 0 para lahat may katapat, no? So tandaan, sa decimal, ang pagsulat ng 0 sa decimal sa kanan, ano, ng decimal number ay hindi nakaka-apekto sa value ng ating numbers, no? Kaya okay lang 'yan, okay? So lahat may katapat na, hindi ka na malilito. Mag-add na tayo. Okay? So, 5 plus 0 plus 0 equals 5. Okay? And then, 4 plus 0 plus 4 equals 8. Kung napapansin nyo mga anak, no, mga magulang, yung ating unang column nung inad, isang digit lang. 5 plus 0 plus 0, 5. Isang digit lang. Ito na namang pangalawa, no, yung pangalawa, 4 plus 0 plus 4, 8. Isang digit uli. Isang digit uli. And then, 1 plus 6, 7. 7 plus 0, 7 pa rin. One digit na naman, 7. No? Okay, and then, 0 plus 0 plus 0, 0. Then, sabi dun sa huling step, no? I-align din natin yung decimal point sa answer dun sa ating addends. Ayan. Kaya nandin din yung ating decimal point sa sagot. So, meron na tayong final answer. Ang naging final answer natin ay 785,000. Ayan. So, isa sa explain ko ngayon, sir, bakit po ito tinawag na without regrouping? Kung mapapansin nyo, bawat column, bawat hilera, tuwing nag-a-add tayo, isa-isang digit lang ang nakukuha nating sagot. No?
So kapag isa-isang digit lang ang nakukuha mong sagot, bawat column, yan ang tinatawag na without regrouping. Sa ibang salita, hindi natin kailangang mag-carry. Walang carry. Bakit walang carry? Eh isang digit lang yung sagot natin bawat column. Naiintindihan po? Ayan, salamat po, no? So kung ang bawat sagot natin sa bawat column ay one digit lang, yan po yung tinatawag na without regrouping, walang regrouping. Hindi kailangang mag-regroup. Bakit hindi kailangan? One digit lang kasi yung sagot sa bawat column. Malinaw po yan? Okay, punta naman po tayo sa pangalawang example, sa number 2. Dito sa mga mixed decimal. So, ganun din po ang proseso sa pag-a-add. Isusulat natin in column. No, pa-vertical na. Unahin natin yung 32 and 5 tenths. Tapos, pangalawang addend, 6 and 132,000. Kanino natin itatapat si 6? Dito sa 3 to 5. Anong digit dyan? Itatapat si 6. Sige nga, sagot nga kayo sa mga lugar nyo. So, yung 6 na yan, itatapat natin sa... Kung ang sinabi nyo ito, correct. Yan. Bakit pareho silang ipinagtapat yung 2 at 6? Dahil pareho sila ng place value. Ano place value ng 2? Ones. Ano place value ng 6? Ones. So, magkatapat sila. Okay? Next, yung 1. Kanino natin itatapat dito? Itapat natin sa 5. Bakit? Pareho ng place value. Tenths, tenths. Parehong tenths yan. Yung unang digit sa pagkatapos ng decimal point ay tenths. Yung 3, walang katapat. At yung 2, wala rin katapat. Okay? At panghuli, 1 and 4 hundredths. So yung 1, saan natin dito itatapat? So, itatapat natin sa 2 at 6. Bakit? Pareho sila ng place value. And then, yung 0 na yon itatapat natin sa 5 at 1. At yung 4 na yon itatapat natin sa 3. Bakit? Pareho sila ng place value. Ayan. Napakahalaga po niyan, mga mag-aaral, mga magulang, na magkakatapat yung tamang digit. Dahil pag hindi, mapupunta tayo sa maling sagot. Okay? At kagaya kanina sa nangyari, tingnan nyo, may mga digit na walang katapat na naman. Sa addition of decimal, okay lang yan. Pero may pwede kang ilagay dyan para hindi ka nalilito. To avoid confusion, sabi nila sa English. No? To avoid confusion, you may write the digit 0. Lagay mo ng 0 kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, pwede ring wala. Okay, so lagyan na natin para hindi tayo nalilito bakit yung iba walang katapat. Okay, so mag-practice na tayo, lagyan natin ng 0. Okay, so add na tayo. 0 plus 2, 2 plus 0, 2. Ayan, isang digit na naman. Ano? One digit lang yung sagot natin. Okay? So without regrouping yan, hindi ka magre-regroup. Walang carry yan, walang carry. Bakit? One digit lang po ang sagot natin sa bawat hilera or column, no? Okay, next. 0 plus 3, 3. 3 plus 4, 7. So we write 7. Isang digit uli, no? So walang carry. And then 5 plus 1, 6 plus 0, 6 pa din po. Ayan. So one digit na naman. And then 2 plus 6, 8. 8 plus 1, 9. Ayun, one digit na naman, 9. And then 3 plus 0 plus 0. Pwede mong isipin na may 0 dyan. Ano? 3 plus 0 plus 0, 3. Ayan, one digit na naman. Okay? So, i-align lang natin yung decimal point. Ayan. Dahil nung nag-add tayo, no, hindi tayo nagke-carry, ano ang tawag sa ganitong paraan ng pag-a-add? Ang tawag dyan ay without regrouping. One digit lang po kasi yung sagot sa bawat column. Sana po malinaw yan, ha? So ang naging final answer po natin ay 39 and 672,000. Ayan. May final answer na po tayo. Box natin, no?
Para nakikita yung ating sagot, no? Kasi sa dami ng number, nakakahilo na minsan kung ano yung final answer mo. So, ugaliin po natin, magbabox tayo ng sagot para nalalaman mo, ah, yun yung sagot ko dun. Okay? So, yan po ang konsepto ng without regrouping sa addition of decimal. Hindi natin kailangang mag-regroup. O sa ibang salita, hindi natin kailangang mag-carry. Walang carry. Bakit walang carry? Kasi sa bawat column, one digit lang ang sagot. Malinaw po yan without regrouping? Salamat sa Diyos. Punta naman po tayo sa with regrouping. Ano naman po ibig sabihin ng with regrouping? Sige nga po, sa palagay nyo, habang kayo nandyan sa inyong mga lugar na pinapanood nyo itong video, ano ibig sabihin ng with regrouping? Ano mangyayari? Ah, okay. Sige po, tingnan natin ha. So, arrange in column muna tayo. So, meron tayong 4,300 plus 6,900. So, yung 0 itapat sa 0, pareho ng place value. Yung 6 nakatapat sa 4, pareho ng place value. At yung 9 nakatapat sa 3, pareho ng place value. Yung 4 at 6, parehong tenths. Yung 3 at 9, parehong hundredths. No? Pareho silang hundredths. Kaya sila yung magkatapat. Okay. So, pwede na tayong mag-add. Okay? So, 3 plus 9 equals, ilan po? Ayan, 12. Ano po napansin nyo sa sagot natin? 2 digits na siya. Okay? Kapag 2 digits na yung ating sagot, no? Paano gagawin natin? Ito bang buong 12 isusulat natin dito sa ibaba ng sagot? So, hindi po. So, etong nasa kanan, yung ones, no, yung pinaka 2 natin, yun po yung isusulat lang natin. And then, etong nasa kaliwa, ano gagawin? Yan po yung ikikerry sa susunod na column, sa susunod na hilera. Ayan. So, dahil nagkikerry na tayo, ang tawag na po sa ginagawa nating pag-a-add ay with regrouping. May regrouping na. Bakit with regrouping na? Kasi nag-carry na tayo. Bakit nag-carry tayo? Kasi yung sagot sa isang column ay 2 digits na. Okay po? Malinaw yan. So, kaya yan tinawag na with regrouping. Kasi nag-carry. Okay po na? Okay, and then 1 plus 4, meron tayong 5. Then 5 plus 6 equals 11. Ayan. So, 2 digit na naman yung sagot. Ano gagawin natin dyan? Magre-regroup. No? So, 1 lang yung isusulat dito. Yung isang 1, saan mapupunta? Ayun, ikikerry doon sa susunod. No? Nag-carry na tayo sa mga whole number. Okay? And then, 1 plus 0 plus 0 equals 1. Align the decimal point in the sum. Sa sagot natin, i-align din natin yung nasa addend. Ayan. Kaya po, ang naging final answer natin ay 1 and 12 hundredths. Okay po? So, dahil yan na yung final answer, i-box na natin. Para hindi tayo nalilito kung ano yung sagot natin. Okay? So, yan. Yan po yung tinatawag nating with regrouping. No? Bakit kailangang mag-regroup? Kasi yung sagot sa isang column ay 2 digit na. Ano mangyayari pag 2 digit na ang sagot? Nagkikerry. Anong tawag sa pagkikerry na yon? With regrouping sa addition. Malinaw po na? Okay, salamat. And then, punta na tayo sa panghuling. Halimbawa, so meron tayong 4 and 56 hundredths plus 784 thousandths. Saan natin itatapat yung 0? Kay 4. Bakit? Dahil pareho sila ng place value. And then yung decimal point, i-align din. Yung 7, kanino itatapat? Kay 5. Bakit? Dahil pareho ng place value. Anong place value ng 5 at 7? Parehong tenths. Okay? And then, yung 8, katapat naman ni 6. At yung 4, mawawala ng katapat. Bakit? Wala siyang kapareho ng place value. Pero may pwede kang isulat. Anong digit yung pwede mong isulat dito?
Yan, zero. Yung pagsusulat ng zero sa kanan ng decimal ay hindi nakakaapekto sa sagot. Okay? And then, mag-add na tayo. 0 plus 4. 4. Ah, one digit lang. Kailangan bang mag-regroup? Ah, hindi. Okay. So, 4 lang yan. Wala kang carry, no? Bakit isang digit lang? Eh? Okay, next. 6 plus 8. Ayan. Meron na tayong 14. Ah, 2 digit na. Ano gagawin natin sa 14? Ano isusulat dito? Write 4. And then yung 1, ano gagawin sa 1? Carry 1. Ah, nag-carry na. So, yan na. With regrouping na tayo. Okay? And then next. 1 plus 5. 6. 6 plus 7. 13. No? Ayan. 2 digit na naman yung sagot. So, write 3 and carry 1. So, nag-carry na tayo sa whole number. No? Ito na yung kasunod na digit. Okay? And then 1 plus 4. 5 plus 0, 5. And itapat, align ang decimal point. Ayan. So, meron na tayong sagot na 5 and 344 thousand. So, ganyan po, mga mag-aaral, mga magulang, mag-add ng tinatawag na with regrouping. Ano nangyayari sa with regrouping? Nagkakaroon ng carry. Ba't nagkakaroon ng carry? Minsan kasi ang sagot ay 2-digit. So isang digit lang yung pwedeng isulat at yung pangalawang digit ay nagiging carry. Pag may carry na, ang tawag na dyan with regrouping sa addition. Sa addition. Malinaw po yun? Okay, so balikan lang po natin ha. Ang title natin ngayon, Addition of Decimal. Tandaan, may dalawang nangyayari sa pag-a-add ng decimal. Minsan, na ang sagot ay without regrouping, minsan naman ay with regrouping. Okay? Ano yung pinaka-importanteng konsepto sa pag-a-add? Dapat magka-align yung decimal point at yung digit na pareho ng place value. Okay? So, pag nag-add ka, tulad lang sa whole number. Mula sa right, sa kanan, papunta sa kaliwa. Mag-regroup ka kung kinakailangan. Kailan yung kailangang mag-regroup? Kapag 2-digit yung sagot mo. Okay? And then, align mo yung decimal point sa sagot doon sa iyong addends. No? So, ang without regrouping ay nangyayari kung ang sagot sa bawat hilera ay 1-digit lang. So, walang carry. Pag walang carry, ano tawag? Ayan, without regrouping. Pag with regrouping naman, ano nangyayari? Yung answer sa bawat column ay may 2 digits. Kaya yung isa isusulat, yung isa carry. Pag may carry, ang ginagawa sa addition, ang tawag na dyan ay with regrouping. Malinaw po mga mag-aaral, mga magulang. So sana po ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan ngayong araw. At salamat po sa inyong oras, sa inyong pakikinig. No? Hanggang sa muli, paalam. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na mga karunungan.